So what's up guys, welcome back to our new episode. So for tonight guys, medyo late na. Actually ayoko siya i-vlog, pero i-vlog ko na rin for educational purposes ng ating mga subscribers na may Honda City GM6 din. So actually madalas daw na nagiging problem to ng mga Honda City GM6 owners. Actually nung kailan iniisip ko to, iniisip ko kailan siya masisira, dahil kinakabahan ako kasi alam ko isa to sa mga mahirap ayusin. One is because maraming mga panels na kailangan alisin, and then two, ayoko talagang nagkakalkal or nagagalaw ng mga panels guys. Medyo nauusi ako, ayoko talaga ng gasgas sa mga plastic panels. So with that being said, papakita ko na sa inyo kung ano ito sinasabi ko. So ayan ang kotse natin. Pag binuksan ko ng park light, hindi na nag-on yung ilaw ko sa shifter, or yung mga letters dito, yung park, reverse, neutral, drive. So actually guys, ayoko talaga, pinaka-hit ko na masira to, but unfortunately bumigay siya kanina lang. So titignan natin actually, kasi as you can see, itong part na to dito, kita nyo white na yung light ko, pinalitan ko yan eh. Alam ko same lang sila ng bulb, which is T5. Titignan ko kung nandito pa yung mga bulb ko, kung natira pa sila or nandito pa or meron pa. Alam ko may extra pa ako na ano guys eh, yung LED, yung LED nun, which is yung ginamit ko nga na puti. Titignan natin kung ano mas bagay, kasi actually ayoko naman maging masyadong overkill yung ilaw. Ayun, dito pala guys. So ayoko naman din masyadong maging overkill yung mga ilaw guys, kasi as much, diba, gusto ko maayos lang siya, kasi diba, let's see. Ayun, meron pa pala tayo dito. So titignan natin guys kung ano yung pwede natin ikabit sa kanya. So actually natanggal ko na yung shifter, nabaklas ko na yung shifter natin dito sa kotse, kasi di na ako makapaghintay na ayusin yun. So luckily meron tayong bulb para doon sa shifter light. So ayan siya guys, gumamit na ako ng pry tool, syempre yung plastic para hindi magasgas. So ito yung shifter natin. Open ko yung light para mas makita nyo. So ito yung shifter natin guys. Ito yun. So actually nakakabit siya dito. Ayan, nakakabit siya dyan. Dito ko ginamit yung pry tool. Twinist ko lang siya, natanggal siya. And then pag natanggal siya guys, hahatakin nyo lang to. Hahatakin nyo lang ito from dito. So as in talagang pull out lang. So kuha muna ako ng mga ibang tools para maayos yung pagkabit natin. So let's go. So eto na guys, kumuha na ako ng Phillips screw natin. Actually hindi pa kailangan to, but ito kasi kailangan natin. Dito kasi actually tinanggal ko rin pala to, itong maliit na plastic piece dito sa shifter. Ito, tatanggalin nyo to. And then ayan, makikita nyo yan, yung bubungad sa inyo. So nakikita nyo to guys, ipipress nyo lang to dyan, same with the shifter. So tatry ko kung kaya while holding the camera guys ha. Wait lang, teka, mahirap pala. So para malipat natin siya actually sa neutral, para mas madaling matanggal. So teka ha. So ayan guys, nalipat na natin siya sa neutral without any warnings. Yung warnings dito sa sa kotse, 'di ba? Actually pag naka-neutral to tapos nakapatay, laging nagbi-beeping sound. So yun yung ina-avoid natin. So ayan guys, next natin tatanggalin is ito. Ayan. So ayan guys, actually ito na yung tatanggalin natin. Not sure paano to.
First time ko nga lang kasi talaga pakialaman to. So, sabi nila madali lang daw to. Tanggalin. Mamatay yung mga ilaw. Ito yung mga ilaw. So, ayan, natanggal na natin to. Kailangan hindi mawala yung mga gamit na nandito ngayon. So, so guys, next natin, ito naman. Yung baba, ito daw yung pinakamahirap. But let's see. Kung totoo nga, mukhang ito nga. Actually guys, madilim na. Kaya medyo nahihirap na siya kalisin. Kung nahihirapan kami. So yun. Actually guys, iniingatan natin siyang alisin kasi ayokong masira yung mga clips niya. So, okay naman. And next is dito naman tayo sa side. Ano ba? Ayan o. Ah, lapit na. So dito guys, mayroon ditong screws sa side. So which is ganito yung itsura niya. Ayan. Okay. So yun yung next natin tatanggalin. Same with the other side. Off muna di. So ito yung other side guys. Okay. So natanggalin natin. Next is dito naman guys. Sa center console. Meron dyan. Dyan natin kakailanganin yung Philips. So, tanggalin na natin kasi may dalawang screw dyan. Dito. Ayan. Kita nyo. May dalawang screw. So, kailangan natin siyang tanggalin. So, mali yata ako na nakuha ng Philips ah. Maliit to, sir. Maliit nga. Maliit. Ay, mataba. Okay, so try ko muna kung ito yung papasok. Pita. Ayan. Ay nako, ayoko talaga guys, actually nagkakalkal nito. Yung mga panels na ganito sa interior talagang ayoko talaga. As much especially sa ganito yung Virgin, yung Untouched. Sana ko 90s project eh, di ba? No guys, nakita nyo yung mga ganito ko, walang gas-gas at hindi ko talaga ito ginagalaw. Actually, yung mga gamit nga na nandito hindi ko yan pinapakialaman. So, saan kaya ito? Dito mga screw. Next is baba na natin to. Hindi naman siguro sa under, no? Kahit walang kalso. So, try natin tanggalin guys. So ayan guys.
since mahirap siya, ito na lang gagamitin natin. Ayoko kasi malustre din yung mga screw. Galing matagal. Basta sa ipang screw. Higpit yung pagkakaano ng kaso dito. So ayun guys, natanggal na namin yung central console. Medyo hassle nga siya. Actually, ayoko na masyadong galawin. But yan. Sorry. Medyo maayos. But ayun na siya. Tanggal na namin. So ayun ah, tatabi muna natin siya guys. Okay, so ito siya guys, syempre kailangan din natin linisin kahit paano mga bagay na laglaglaglag dyan. So ang culprit for the shifter is one. So ito siya. Pakilapit sir. So ayan, ito yung shifter light natin. Ito natin. Ayun, so hindi siya umilaw. Park light tayo. Hopefully guys, yung natitira sa akin na bulb is white. I hope. Hindi ko sure. Pero I'm praying na white to. So let's see. Teka, paano ko inugot yun? Yun! Okay, ayos. So white nga.
'Di ba, guys? Alam niyo 'yun, sobrang sobrang hassle nitong install na 'to. I mean, napakaliit lang, grabe 'yung hassle. Okay, wait lang ah. Hindi ko na alam paano ko siya ibabalik. Parang kailangan ko dito. Ayun. So, pero nga ako, sir. Ayan. Okay. Let's see. Sana hindi siya masyadong overkill. Tatanggalin ko muna yung light para makita natin. Okay. Parang naging overkill siya. Actually, parang naging bluish eh. Diba? Malakas siya, in a way. Pero, let's see pagka... What do you think, Dad? Okay naman. It's okay, sir, for okay you. Okay lang yan. Malakas lang talaga siya. Kasi gabi eh. Pero pagka umaga, okay lang siya. Oh. So, medyo may pag-overkill. Busted na talaga yung ilaw kasi tinatry namin kanina. Tignan natin yung tsura. Yeah. Ayun, no? May ano na, oh. Diba? Uh-huh. Sige. So, okay na siguro yun, guys. Hindi na ako magko-complain. Diba? Medyo malakas lang talaga siya, onte. But, okay na yan. Okay. So, for you guys asking kung ano ba yung bulb para dito sa shifter, T5 yung shifter na nakalagay sa atin dito. So, ayan siya. I hope hindi na mag-crash ulit. But pagka na OA yan ako sa ilaw niya, might as well siguro baka ibalik ko yung lumang stock na ganito. Para sa akin masyadong malakas eh. Malakas siya masyado. Nagbo-bluish, no? So, ayun guys. Last piece na ba to? Ah, hindi pa. So, second two. Hindi. Pang apat sa last piece na ikakabit natin. So, ay. So, ayan guys. As far as checking, okay naman lahat. Gaps, okay, okay. So, chinecheck ko muna before we tie everything down, guys. Nagbigay na din kami again ng extra time to clean yung mga hindi natin usually nalilinis, 'di ba? So, syempre nandun na tayo para alam 'yun, 'di ba? Lagi tayo extra mile. So, ito yung maliit na piece, kailangan din natin punasan dahil sobrang filthy na niya. Ayan. Wait, dapat dito sa labas para matapon yung mga dumi outside. So, ayan. So, ito siya. Okay. So, si Daddy nga pala, tinutulungan ako. Say what's up to the vlog, Dad. Hello. Ayun. Okay. So, shifter. Sinasabi ko sa inyo, ganun lang siya, hahaltakin mo lang. Then yung last piece, guys. Okay. Ayos. So, try natin siya ulit nang nakapatay lahat. Let's try to start the car. Bluish lang siya, hindi lang nagmamatch. Match siya sa gray, so. Hindi ko alam kung tatagal sa akin to, baka baklasin ko na naman. Saka OC ang ko, but as far okay naman siya, guys. Gawa naman niya yung trabaho niya.
na magkaroon tayo ng ilaw. Kasi nakakailang na walang ilaw dito. So, ayan guys, kaya nag-extra time na ako. Ginawa ko na yung mga dapat gawin. Mahina kasi actually nandito eh, kaya medyo mas whitish siya. But now guys, malakas yung ilaw niya dahil sa LED nga yung kinabit natin. So, okay naman. I cannot complain, at least it's working again. Diba? Hindi naman talaga masyadong eyesore siya sa akin. But siguro, tignan natin. Diba? Sooner or later, baka mauusin na naman ako, palitan natin siya. But for now, it did the job na, alam mo yun, yung maayos. So, ayun guys, actually successful naman yung pag-replace natin ng bulb sa shifter. So ito yung original bulb nga niya again. So ayan siya guys. Naging successful naman siya. Yun lang talaga yung medyo naging downside or consequence sa akin by sa pagpalit ng bulb na LED doon sa shifter. Medyo naging bluish lang yung shade niya. Although puti yung LED na ginamit ko, siguro dahil may film dun sa ibabaw nung or sa ilalim nung letters, kaya naging ganun siya. But medyo okay naman siya guys. Hindi naman ako makapag-complain. Okay naman. Overall okay naman siya. Nagawa naman niya yung dapat niyang gawin na pailabin yung shifter natin. But yun nga, okay lang. Di ko alam, baka mausi ako, palitan ko ulit siya ng OEM, kasi as much gusto ko parang medyo OEM type lang yung mga bagay-bagay sa interior natin. Ayoko masyadong baguhin, ayoko mag-change ng color whatsoever. But yun nga, okay na siguro to. Try ko mag-adapt sa color, bagong color ng shifter. Baka hindi lang ako sanay, kasi I've been using the OEM bulb, which is ito nga yung yellow, yung amber. Or hindi siya amber, yung yellow na alam niyo yung mga usual na color ng bulb. So tignan natin guys, but overall okay ako sa pag-install kasi walang part na nasira. Everything was back kung saan man dapat sila ibalik. Walang nagasgas, walang naputol or whatsoever, which is yung nga iniiwasan ko, kaya ayoko talaga magpalit niyan, especially sa mga loob nito, 'di ba? Yung sa likod ng interior natin, sa mga likod ng mga plastic interior natin, kasi guys, alam niyo naman sobrang prone ng mga nababali yung mga, alam niyo yung mga ngipin. But overall again, okay na okay ako kasi nabalik ko siya completely. Yun lang talaga, na-OC lang talaga siguro ako dun sa kulay. But well, wala na akong magagawa, 'di ba? Yun yung pinaka quickest fix natin for the issue. So, yun yung nandito eh. I was trying to look for the old bulb na nakalagay dito sa ilalim nung yung aircon control natin, kasi pinalitan ko din 'yan eh. Pinalitan ko na din siya ng white actually. Nagustuhan ko naman yung kinilabasan, but ayun nga, overall talagang medyo naano lang ako kasi medyo bluish talaga yung light na nakuha natin. But well, hindi na nga ako makakapag-complain kasi okay naman na everything. So ayun guys, again, sana naging knowledgeable tong video na to, nabigyan ko kayo ng mga tips and tricks on how to change the light sa shifter natin. Thank you for watching, and again, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode, guys. Peace.